Hi guys! So ngayon ay lalaroin natin itong cotton obby habang nagkukwento sa inyo. Kasi hindi ako nakapag-upload kagahapon gawa nga nung busy. Tsaka most request po to ng iba na mag-parkour ako or obby, ganyan ganyan. So hindi ko na may edit yung video na to guys kasi talagang super busy ako. Tsaka pangit rin naman yung mga edit ko. Kaya hindi mo natin to i-edit. So hindi ko sure kung makakapag-upload ako bukas guys, tsaka sa isang araw. Kasi sa isang araw birthday ng papa ko. Pero nasa heaven na siya. Pupunta kami dun sa puntod niya, ganun. So hindi ko alam kung makakagawa ko ng content bukas or sa isang araw, pero itatry ko pa rin. So eto nga, yung mga ibang nagko-comment guys sa video na nang hihingi ng Robux, napagkahalataan po kayo na hindi pinapanood yung video ko hanggang dulo. Diba sinasabi ko sa mga video ko or minsan kahit may nang hihingi ng Robux sa comment section, ang sinasabi ko diba hindi pa ako nagpapag-giveaway ng Robux. Baka sa June pa or hindi ko masasabi kung kailan, pero sa ngayon hindi pa ako nagpapag-giveaway. Yung iba nagko-comment na lang hindi na rin natapos yung video ko, kaya hindi sila aware sa mga sinasabi ko or announcement ko. Kaya huwag niyo ako masisisi kung bakit hindi ko kayo pinapansin or yung mga comment niyo, kasi paulit-ulit ko na lang sinasabi na hindi pa po ako ngayon nagpapag-giveaway ng Robux. Why? Susunod ko na siya i-explain kasi baka hindi na magkasya dito sa video. Tsaka yung mga video natin, yung iba, comment lang ng comment na hindi naman related sa video. Like, yung iba nanghihingi ng pet, hindi naman tayo namimigay dun sa video na yon. Yung iba nanghihingi ng Robux, kahit hindi ko naman sinabi na nagpapa-Robux giveaway pa ako. Yung iba naman kung ano-ano yung kino-comment na hindi naman related sa video or sa ginawa kong video na yon. Like, yung content ko, nag-ano ko sa Brokeben, naglaro ako. May mga magko-comment dun na iba na hindi naman related sa post natin sa Brokeben or basta ang dami nagko-comment na hindi naman related sa post. So halatang hindi nyo tinapos yung video, halatang nag-comment lang kayo para sabihin first kayo, second kayo. Hindi ko nilalahat guys ha. Sinasabi ko lang kasi yung iba nagagalit kayo pag hindi ko pinapansin ganyan ganyan. Kasi pagod na akong pansinin kayo isa-isa, pagod na akong sabihin sa inyo na hindi ako ngayon nagpapag-giveaway ng Robux. Hindi ko kailan-kailan ako papag-giveaway, pero sana mag-antay rin kayo kasi nauubusan rin ako ng ipapag-giveaway guys. Hindi naman po 'di ba habang buhay ay magpapag-giveaway tayo. Yung iba, sinusuportahan lang ako tapos yung kapalit Robux. So, hindi ko nilalahat ha. Bahala na kayo matamaan. Sinabi ko lang yung point ko kasi minsan kaya ako tinataman mag-post dahil sa mga ganon comment na hindi naman related sa post natin. Okay. Kaya baka mag-short video na lang ako, yung mga video na lang ng mga acting-acting. So, sana doon isupport nyo ako. So, sa mga gusto sumali doon, kung gusto nyo sumali sa content ko, pwede naman, add nyo ako sa Roblox. Magbabawas rin kasi ako ng friend. Tsaka, kwento ko na rin sa inyo yung mga dati kong friend dito sa Roblox na pinagtabuyan ako. Nung una sa puppet trading, kasi yun talaga yung una kong nilalaro dito sa Roblox. So, may nakilala ko dun na dalawang magkapatid, 13 years old, tsaka 10 years old. Siguro ngayon, 14 na sila kasi magwa-1 year na rin ako dito sa Roblox na naglalaro. Then, maano yun eh, parang may Robux sila, tapos ako bacon pa lang nun. Yung iba na-kwento ko na to dun sa TikTok account ko. Hindi ko lang alam kung napanood nung iba, pero ayun nga, ang sabi pa nga nung ate niya, bibigyan daw ako ng 4,000 Robux, bibigay ko daw yung pet ko, tsaka yung mga jet ko. Ganyan, ganyan. Kasi ayun talaga yung pinakamataas na pet daw yung jet. Ako naman, uto-uto. Pumayag ako, syempre. Kasi wala pa akong Robux nun. E di, ayun. Sabi niya, wait lang daw ako ng 7 days. Sabi ko, paano ko marireceive? Join daw ako sa group niya. Sabi ko, how to join? Kasi bago pa lang ako sa Roblox, hindi ko alam yung mga group-group na yan, yung mga add accept na yan. Ganyan-ganyan. Kasi talagang literal na bago at wala pa ako masyadong napag-aaralan sa Roblox. Sabi niya, okay na daw, naka-join na ako. Ako, ngayon ko naiisip na paano ako makaka-join doon? Ha? Paano ako makaka-join kung hindi naman ako nag-join? Gets nyo? Gagi! Tignan mo, hulog tayo ng hulog. Wait nga, ibang ano tayo? World... Itaas na dito yung isa. Ito.
caramel chocolate tower. So, eto, di ko alam kung kaya ko to, pero try. E di, ayun nga. Tatlo pala silang nakilala ko noon. Nung nag-away kami noon, nung bestie ko na yon, yung bestie ko dun sa puppet trading, may tumulong sa akin na lalaki na bakla. So, edi ayun, tinulungan niya ako. Sabi niya, ayaw mo naman kasi ako maging kaibigan. Tapos, binalik niya yung mga pet. Or, binigyan niya ako ng mga gamit dun na malalakas. Tapos, ayun, naging magkaibigan kami. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi ayaw kong i-bash niya siya or pag ano yung pangalan niya. Siyempre, taken na yun. Ayun yung sinabi ko na naglalaro rin siya ng Pet Simulator X. Tsaka guys, 14 years old na yun. Uy, wala pong nakakaalam ng age ko. Nalilito ba kayo sa mga kinukwento ko? Ako rin nalilito ako, hindi ako makapag-focus kasi nagpa-parkour ako guys, hindi ako makapag-focus oh. Niisip ko yung pag nagtutuloy-tuloy kasi ako magkwento, natataya ako dito. Diba? Na kaya na ko. Pero ayun nga, fast forward na tayo. E di, Pet Simulator na nga yung nilalaro ko kasi ang nagturo lang naman sa akin mag-Pet Simulator si Jello tsaka yung tito niya, tito ni Jello. Nung una, mahina pa ako sa Pet Simulator. Million pa lang yung pets ko, tuwang-tuwa na ako. Tapos, sabay-sabay kami nag-grinds. Kapag may nakukuha akong pet na malalakas, talagang literal na tuwang-tuwa ako. Ganyan-ganyan. Sabi ko, may bago akong pet. So, ayun, tapos kapag may mga gems kami, kinukuha ako sa kanila kasi yung iba binibili yung mga pet namin gamit yung gems. Sabi ko, paano ba kasi mag-trade ng gems para meron din kaming pet na malalakas. Ganon. Doon na tayo. Nalilito na ako sa mga kinukwento ko. Nababaliw na kayo. Nababaliw na rin ako eh. Pero ito na nga. I-ano na natin para hindi na kayo malito. Lang. Tignan nyo, natataya ako, visit. Iba. Napapaos na ako. Doon tayo sa MM. Where's the MM? Ito. Okay, so doon na tayo sa kaibigan ko na nakilala ko nga na ang pangalan niya nagsisimula sa D. Naging siya ng puppet trading. Parang yung kaibigan ng may-ari ng puppet trading. Ganern. Tapos, ayun, mula noon, parang lumiit yung tingin niya sa akin. Yung binubuli niya ako, ganyan. Pero hindi naman yung sobrang bully, ha. Yung parang liit lang yung tingin niya sa akin. Alam niyo yun, diba? Tapos, minsan na lang kami mag-usap. Then, dumating yung point na nag-quit siya sa Pet Simulator X kasi na-scam nga daw siya or nawala yung mga pet niya sa inventory niya. Tapos, sabi ko, paano mawawala yung pet mo? Ganyan. Sabi niya, basta ayoko na. Tapos naiyak siya. So, ako naman, nadadramahan ako kasi iyak siya ng iyak. Talagang kapag nag-uusap kami, laging naiyak yun. Tapos naalala ko, 14 years old na siya. Tapos iyakin pa rin siya. Mataba siya, guys. Mataba siya na lalaki na maitim. Basta ganon. Halos lahat naman na naging kaibigan ko nun. Dito sa Roblox ay panay matataba na lalaki na maitim na ganon. So, hindi ko alam. Pero hindi ko nila lahat, ha? Baka may matamaan na naman. di ayun nga. Then, hinayaan ko na. Nag siya ng ibang laro. Ang nilalaro niya naman nun, Adopt Me. Tapos, yagi. Tapos, nagsend ako sa kanya ng pic kasi nagkaroon ako ng huge pumpkin cut. Binili ko yun sa kaibigan ko. So, dupe yun. Yes, kaya binenta ko na siya agad. Uso na yung dupe nun. Tapos, sinan ko sa kanya, dalawa yung pumpkin cut ko nun. Yung isa pre lang, yung isa binili ko. Tapos sabi niya, kanya na lang daw yung isang huge pumpkin cut. Babalik na daw siya sa Pet Simulator X. Sabi ko, what? Parang ginagamit niya lang ako na, ewan, para makabalik siya sa Talagang dream pet niya daw yun. Sana daw, bigyan ko siya. Di, doon ako nainis. Inano ko siya. Inunfriend ko siya, tapos binlock ko siya. Pero bago ko siya binlock or inunfriend, nag-iwan ako ng isang message sa kanya. Tapos, chinat niya ako sa TikTok. Sabi niya, uy, famous ka na, ganyan. Kasi binigyan ko siya ng account sa TikTok. Ang binigay ko na account sa kanya sa TikTok is 6,000 na yung followers nun. Pero yung mga video ko, hindi na na-FYP. Kaya binigay ko na sa kanya yon. Sabi ko, palitan mo na lang ng pangalan.
tsaka ng username. Tapos palitan mo na lang din ng profile. Tapos sabi ko, pwede mo burahin yung mga video ko if want mo. Ganyan-ganyan. Tapos iba na yung kinokontent niya. Yung chinat niya ako doon, sabi niya nakablock daw siya sa Facebook ko. Sabi ko, ah, oo. Pero hindi ko na in-explain sa kanya. Na-explain ko na naman sa kanya. Yun talagang slow lang siya. Cherise. Pero ayun nga, dun ko lang na-realize na walang magiging totoong kaibigan sa Roblox. Lalo na yung iba, nalaman nila na ganyan ka, may ganyang kakataas na power. Gagamitin ka lang nila para maging mayaman rin sila. Kasi hindi nila kayang abutin yung naabot mo. May kanya-kanya tayo guys, may kanya-kanya tayo. Para tayong mga libro, may kanya-kanyang pahina. Kaya hindi nila malalamangan kung alin man yung narating mo, kung alin man yung naano mo. Ano lang sila, wala pa kalingkingan mo. Like yung mga artista, yung mga gusto mo na sana ganyan na lang din ako. Pwede mo sila maabutan pero hindi mo sila malalamangan. Yung parang mas maano pa rin sila, mas better pa rin sila sa'yo. Ganon. Kaya ako hindi ako nagiging palakaibigan dito sa Roblox. Depende na kung mabait naman yung nakakausap ko. Pero hindi ko sila nagiging best friend or kahit na ano. Kasi marami naman akong best friend sa Facebook. Marami ako nakilala sa ibang game. Pero hindi na dito sa Roblox. Marami ako nakilalang kaibigan sa ML, sa ibang laro. Pero sa Roblox hindi ako nakikipagkaibigan. Isa lang yung rason noon dahil dun sa mga 3x bestie ko na naging kaibigan ko ng 5 months. So, hindi ko alam na lolokohin lang pala nila ako at ang habol lang nila sa akin ganun. Tsaka tumaas yung tingin nila yung nagkorobox na sila. Parang, what the, iniwan nila ako. Ngayon, gusto ko silang balikan. Gusto ko sabihin na eto na ako ngayon. Ganyan, ganyan. So, naalala ko, bilak ko na sila. Tsaka paiba-iba ng username yun, yung isa kong kaibigan. At hindi ko natanda yung mga username nila. Yung isa bilak ko, yung dalawa, hindi ko pa binablock yun. Pero hindi ko natanda yung mga username nila. Yung isa tanda ko naman, ano yun eh, sasabihin ko ba? Ayun, Ohio Sia yung ano niya, username niya. Tapos minamaliit niya pa ako na ganyan-ganyan, yung avatar ko daw ang pangit. Mula nung naging sikat siya nun sa puppy trading, kasi kada nagjo-join siya, ang laki-laki ng power niya, taas-taas, lagi siyang top 1. Parang pet simulator lang kasi yun eh. Lagi siyang top 1. Tapos, dami lagi naglalapitan sa kanya, pila-pila sila. Hindi niya na ako pinapasa, hindi na kami nagkakaroon ng time sa isa't isa, tapos pinapaalis niya lang ako, ganyan-ganyan. Kaya, ayun, doon ko naisip na na-scam ako. Then, yung Robux hindi na dumating. Doon ako naaano. Pero, ang galing niya. Ang dami niyang in-spend na Robux. Tsaka nakita ko yung TikTok niya, ang dami niyang Robux. It's true naman na mayaman siya. Pero, hindi niya deserve yung ganun kung ganun lang yung ugali niya, diba? Hindi ko alam, baka famous rin siya. Hindi ko sure. Pero gusto ko silang kausapin ngayon. Handa na akong makipag face to face sa kanila na ito na ako ngayon. Sa ewan. Kumukulo pa rin dugo ko na ewan. Talagang wala kang magiging true bestie eh. Ang totoong, sabi nga nila, marami kang magiging kaibigan pero isa lang yung mapagkakatiwalaan mo. Like ako, marami ako naging kaibigan pero yung best friend ko lang yung napagkakatiwalaan ko, yung napagsasabihin ko ng sama ng loob ko. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Marami ako naging best friend, yung isa, 5 years ko naging best friend yon. Pero iniwan ako noon. Pinagpalit ako sa jowa niya. Kaya ayaw ko magjo-jowa eh. Gintik na yan, malapit na yun ah. Tapos naman ngayon, meron akong best friend. Magpo-4 years na kami. Nakilala ko lang siya nung elementary kami, nung grade 4 kami. So ngayon, magkaibigan pa rin kami in social media lang. Pero hindi na kami nag-meet kasi malayo na yung bahay nila. Lumipat na sila ng ibang bahay. Wala lang, sa dinami-dami ng mga kaibigan ko, sila lang talaga yung true friend ko. Marami naman akong kaibigan guys, pero magkaya ba yung best friend sa friend? Sila may best, yung friend wala. Parang yung GBF, girl best friend. Tapos yung girlfriend, girlfriend lang. Diba? Sakit. Ba't sila may best? Tapos kayo, girlfriend lang. Pero ito nga, malapit na natin ito matapos. Sana hindi na tayo mataya dito. Alam kong wala kayo naintindihan sa in-story ko. Pero sana naman guys, yung i-comment nyo related sa video. Tatalunin natin to.
Ay, hindi pa siya tapos. Oh, so, dito na nga natin itong video na to. Kasi napapaos na rin ako. Kanina pa ako nag-video. So, hindi na natuloy-tuloy. Hindi na natapos-tapos. Wither-wither dito sa amin, guys. Wither-wither. Ano yun? Naulan dito sa amin. Ayun. Dito natin tatapos na yung video. Bye-bye.